Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam barak wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ngayon ay ika part 12 ng ating pag-aaral sa aqidah at alhamdulillah. Hinabot tayo ng Allah sa gabing ito ng Lunes. Dalangin natin sa Allah na dagdagan niya yung ating iman at yung ating lakas upang tayo ay makapaglingkod pa sa Allah sa pamamagitan ng mga iba't ibang ibada, at kabilang dito itong pag-aaral natin ating relihiyong Islam. Gaya ng nabanggit natin, itong pag-aaral natin ay ito'y ibada, napakadakilang ibada. Kaya at hilingin natin sa Allah na pagkalooban niya tayo palagi ng ikhlas at tamang pagsunod sa Islam, katatagan hanggang sa ating kamatayan. Yan yung pinakamahalaga. Yan yung pinakamahalaga. Kaya nga sa salah, sa 17 rak'a na ating patuloy na ginagawa araw-araw, tinuruan tayo ng Allah kung paano tayo humingi sa Kanya. Pagkatapos natin purihin ng Allah, na itinuro niya sa atin kung paano natin siya purihin sa Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, at kung paano tayo humingi, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, yung paghiling ng Ihdinas Siratal Mustaqim. Ya Allah, ituro niyo po sa amin ang matuwid na landas. Siratal ladhina an'amta alayhim, daan at landas ni aong mga pinagkalooban mo ng iyong mga pabor at mga biyaya. Wa may yuti'i Allah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allah alayhim na nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ang sino mang sumunod sa Allah at sa kanyang sugong si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay mapapabilang sa kanilang mga pinaburan ng Allah na mga propeta, na mga siddiqin, na mga syuhada o mga martir sa jihad sa sabilillah, at ng mga salihin o yung mga matutuwid ng mga tao. At sila yung pinakamainam na mga magiging kasama sa doon sa huling araw. Bagus dito sa daigdig, dapat natin silang piliin. Walang propeta, at kung mayroong siddiq, matapat sa kanyang iman, sa kanyang pagka-Muslim, doon tayo. Mujahid fi sabilillah alladhi yujahidu nafsahu wa yujahidu li'la'i kalimatillahi allati hiya al-'ulya, at yung mga matutuwid na mga tao yung ating pipiliin. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Na'am, al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Ghayr al-maghdubi 'alayhim waladh-dhalin. Hindi landas niya ang mga nakaangkin sa iyong puot at galit, silang mga hudyo at mga kagaya nila. Niya ang mga naligaw ng landas, sila yung mga Kristiyano at yung mga gaya nila. Na. Kaya palagi natin itong hinihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat hindi porket tayo ay Muslim na ay doon na yon magtatapos. Dahil ang iman, kagaya na binanggit natin, sinabi na ating mga ulama, kagaya ni Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, na kabilang sa mga a'imma ng hadith, bagkos tinagurian, Imamul Muhaddithin, sa kanyang kapanahunan hanggang sa ngayon, rahimahullah ta'ala wa jami'a ulama'i hadhihi al-ummah wa hafidha man baqiya minhum, na al-iman yazidu wa yanqus. Al-iman qawlun wa amal. Ang iman ay tumataas at bumababa. Tumataas sa pamamagitan ng mga pagsunod at bumababa sa pamamagitan ng mga pagsuway. At maaaring mawala pa yan. Maaaring mawala pa kung ang kanyang ginawang mga pagsuway ay yaong mga nawaqidu al-Islam o nawaqidu al-iman. Nakakasira ng pagiging Muslim o nakakasira ng pagiging mu'min. So, Allahu alam, hindi pa natin nakuha yung nawaqidul Islam, no? Inshallah, kukunin natin sa next topic natin kapag mayroon tayong time. Ngayong gabi, kukunin natin ang ash-shafa'ah. Ash-shafa'ah o ang pamamagitan, intercession. Sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kanya mga sahaba, "Kaifa bikum idha jama'akumullah kama yajma'u nabla fil kinana 50,000 sana thumma la yanzuru Allah ilaykum." Paano kayo kapag kayo ay tinitipunin ng Allah kagaya ng pagtipon ng mga araw sa lalagyan nito sa loob ng 50,000 taon, pagkatapos ay hindi kayo niya titingnan, hindi titingin ng Allah sa inyo? Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na kulillahi shafa'atu jami'a. Ito yung kabilang sa mga asal o mga dilla o basihan ng shafa'ah.
Bakit natin ito itatakal o pag-aaralan itong syafa'a? Sapagkat kabilang ito sa usul ng Islam. Kabilang ito sa usul ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Kabilang sa usul o mahalagang pamantayan, fundamental at prinsipyo ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. At ano nga bang ibig sabihin ng syafa'a? Ya Jibril. Maganda kaya nashr. No. Syafa'a, naam ka? Intercession. Naam, sahih. Abdurrahman. Pamamagitan. Naam, yan yung literal meaning. Tawassut lil ghair. Li jalbi maslahatin aw daf'i madarrah. Yung pamamagitan, no, ng isang tao sa isang nangangailangan upang makamit niya yung kanyang nais doon sa merong kakayahan nito. O di kaya upang mahadlangan yung mga kapinsalaan sa kanya. Kung meron siyang karapatan na hindi niya kayang kunin, doon siya hihingi ng syafa'a sa taong may kaya nito. So syafa'a yun. Pero syafa'a dunyawiya yun. Kaya sinabi ng mga ulama, rahimahumullah ta'ala, yung syafa'a ay dalawang uri. Syafa'atun fid dunya, ang syafa'a sa mundo. At ito ay jaiz. Gaya na binanggit din kanina, no? Kasi hindi lahat ng time makukuha mo yung karapatan right mo dito sa daigdig. Kapag may payout, o di kaya, di ba ka, promotion, mga ganon. So yung iba, napipilitang pupunta sa mga backer para makapasok sa trabaho, para ma-promote. So syafa'a ang tawag doon. Syafa'a ngunit dunyawiya. Syafa'a sa pangmakamundo. So pwede 'yon in general. Basta napapaloob doon ang dalawang kondisyon. Ano 'yon? Dalawang syarat. Dapat na'am, an layak an yakhluwa min ayyi dhulmin. Dapat walang injustice doon o di makatarungan sa syafa'a na 'yon. Ano yung injustice? For example, hingi ka ng syafa'a, intercession, pamamagitan sa isang pinuno, mayor, kapitan, governor, upang kamkamin yung lupa na hindi sa'yo. Di ba may ganun? O di kaya'y mailagay ka sa posisyon na hindi naman bagay sa'yo. Imbis na step 2 ka palang, gusto mo maging step 5. Subhanallah. Di ba ka? Marami yan ngayon sa totoo lang. Yung syafa'a na yon, syafa'atun fi dunya, ghayro ja'iza. Syafa'atun sa pangmakamundo, ngunit hindi pwede sapagkat napapaloob doon ang injustice, yung di makatarungan. At ang pagiging hindi makatarungan sa lahat ng relihiyon, lalong-lalo sa Islam ay haram. Kaya sinabi ng Allah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Tunay na Allah inutos niya ang adl, yung pagiging makatarungan, at ang Allah kabilang sa kanyang mga katangian na pagiging adil, makatarungan. At sinabi niya sa hadith Qudsi, sa hadith ni Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, sahih Muslim, inni haramtu dhulma ala nafsi fala tadhalamu waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Na'am. Inni haramtu dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Tunay na ini haram, pinagbawal ko sa aking sarili ang dhulm, yung injustice, pagiging hindi makatarungan, kaya't at ginawa ko itong haram sa pagitan ninyo na aking mga nilikha, kaya't huwag kayong gumawa ng injustice sa bawat isa. Kaya nga, ang isang taong makatarungan, kabilang siya sa mga pitong uri, klase ng tao na pasisilungin ng Allah sa silong sa araw ng paghukom na walang silong maliban sa kanyang silong. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. At number one doon yung al-imamu al-adil, yung pinunong makatarungan sa lahat ng kanyang mga nasasakupan. At pasok doon si Najashi, no, si Ashamah bin Abjar rahimahullah ta'ala, yung king ng Ethiopia or Abyssinia sa kanyang time, sa King Negus rahimahullah. Nagbalik Islam sa time ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
at inaccommodate niya yung mga sahaba sa first hijra nila from Makkah to Habasha or Ethiopia dahil sa tindi ng paminsala at pangapi ng mga hindi Muslim doon. Dalawang beses na nag-hijra doon at pangatlong hijra nila doon sa Medina. Naam. So yan yung unang kondisyon. Dapat walang injustice sa syafa'a na yun sa makamundo. Saan naman mag-uri ng makamundong mga transaksyon o mga gawa, mga muamalat na. Pangalawa, dapat wala itong mabanggang anumang kautusan o pinagbabawal ng relihiyong Islam. Dapat wala itong mabangga na kautusan o ipinagbabawal ng relihiyong Islam. Katulad na naman ang paghingi mo ng tulong, gusto mo magpa-intercede, gusto mo mamagitan sa iyo ang isang mataas ang posisyon sa gobyerno para mabigyan ka ng franchise sa pagtitinda ng haram. Di ba may mga ganun? So, clearly, nabangga yung isa sa mga kautosan ng Islam, yung pagtitinda ng haram. O, at papasok doon yung mga panilinlang, mga pandaraya, mga panuloko. So, lahat ng mga syafa'a sa makamundo, kapag mayroong isa doon sa dalawang kondisyon na ito ang napapaloob, injustice o di kaya'y pagbangga sa isa sa mga kautosan o ipinagbabawal ng Islam, ay haram na syafa'a iyon. Ngunit, kapag ka ang syafa'a na yun sa pangmakamundong transaksyon o gawain o pakikisalamuha o pakikitungo o anumang mga muamalat, dunyawiya, kapag walang injustice doon at kapag walang nabanggang batas sa relihiyong Islam o utos ng Islam, jaiz yun. Pwede sa relihiyong Islam. Yan yung unang uri ng syafa'a. Syafa'a fid dunya. Pangalawang uri ng syafa'a, as-syafa'a fid din. As-syafa'a fid din. At marami ito. Kaya paliwanin natin ito ng maiksi, insya'Allah ta'ala. As-syafa'a fid din. At mayroon din ang sabi sa mga ulama na ito yung syafa'a. Kabilang dito yung syafa'a al-ukhrawiyya, yung syafa'a sa akhirah. At yung syafa'a na yan sa din, sa relihiyong Islam, ay dalawang uri din. Syafa'atun ja'izatun athbatatha nusus minal kitabi wa sunnah. Mga syafa'a na pinagdulutan ng Islam at pinagtibay ng mga dalil mula sa Quran at Sunnah. At yan yung syafa'a na yan, yan yung pinagdulutan ng Allah sa taong magsasyafa'a at kinalugdan niya yung taong isyafa'a at yung magsasyafa'a. Idhnullahi li syafi' waridhahu anhu waridhahu anil mashfu'i lah. At mamaya malalaman natin kung ilan yung mga syurot ng syafa'a na yan na dalawa or tatlo. So yan yung una, syafa'a ja'iza, muthbata bil kitabi wa sunnah. Pinahintulutan ng Islam at pinagtibay ng Quran at Sunnah. Yan yung unang syafa'a. Pangalawang uri ng syafa'a, syafa'atun muharrama. Nafatha nususul kitab wa sunnah. Ang syafa'a na ipinagbawal haram sa Islam, hindi pala yung tulutan ng Allah. Ito yung mga syafa'a na hinihiling ng mga ahlul bid'a sa mga libingan, sa mga puntod ng mga dinadakila nilang mga awliya. Gayun din yung mga syafa'a na hinihiling ng mga mushrik sa kanilang mga ribulto, sa kanilang mga diyos-diyosan. At lahat ng mga syafa'a na pinagbawal ng Quran at Sunnah, yan ay syafa'a muharramah, haram sa Islam. Pangalawa, na masala, jami'u syafa'a lillah. Lahat ng mga syafa'a ay pagmamayari ng Allah. Ibig sabihin, ang maunawaan natin dito, kapag ka ang lahat ng mga syafa'a ay pagmamayari ng Allah, ibig sabihin lamang nito, sa kanya lamang natin ito dapat na hinihiling at hindi sa iba. Dahil sinabi ng Allah sa Quran, قُلْ لِلَّهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا. Sabihin mo ya Muhammad, nasa kapasihan ng Allah ang karapatan niyang magkaloob ng syafa'ah o pamamagitan or intercession. Surah Az-Zumar ayah number 44. Pangatlong masala, ang syafa'ah, kagaya ng binakit natin, ay mayroong dalawa o tatlong mga syurot or conditions. Hindi ito tatanggapin ng Allah at hindi ito magiging sahih o tama hanggat hindi ito kompleto.
isaman sa mga kondisyon na ito na dalawa o tatlo, hindi sahih, hindi tama ang syafa'ah. Una, na syart upang magiging sahih, tama, makbula yung syafa'ah niyan, idhnullahi li syafi' an yashfa', ang pagpapahintulot ng Allah sa magsyafa'ah na siya ay magsyafa'ah. Ang permission ng Allah sa intercessor na siya ay makapag-intercede. Yawmal Qiyamah. Sinabi ng Allah, Suratu Al-Baqarah, ayah number 255 sa ayatul kursi, Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Sino ba ang maaaring magkiusap upang makapagsyafa'a o makapamagitan sa Allah malibang kanyang pinahintulutan? Illa bi'idhnihi, malibang sa kanyang kapahintulutan. So yan yung unang syart. Ibig sabihin, kapag hindi pinahintulutan ng Allah yung taong magsyafa'a, yung makiyama, walang mangyayaring syafa'a. Pangalawa na syart ng syafa'a na yan, at malalaman natin naman kung gaano, kung paano natin ma-achieve na tayo masyafa'a. Yung ilan sa mga tips doon. At alam ko na alam din ninyo, pero i-review, i-recap lang natin. Ridhullahi ani syafi'a. Ang pagkalugod ng Allah sa magsyafa'ah. Dapat na ang Allah ay malulugod doon sa magsyafa'ah na yun. At mamaya tatanungin ko kayo kung ilan yung mga magsyafa'ah. Di ba't siyam? Mamaya malalaman natin noon, inshallah ta'ala. Sinabi ng Allah sa Quran, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ lima yasha'u wa yarda. At napakaraming mga anghel sa kalangitan na hindi makapagdudulot yung kanilang mga syafa'a, yung pamamagitan nila ng anuman, maliban kapag sila ay maliban sa sino man na pinahintulutan ng Allah at kinalugdan, at kinalugdan illa mim ba'di ay ya'dhan Allah. Ya'dhan Allah, ibig sabihin pinahintulutan o pahintulutan ng Allah liman, sa sino mang yasha', ninais ng Allah. Wa ano pa? Ya radha. Kinalugdan niya. Subhanallah. Naam. At sinabi ng Allah, Yawma idhin la tanfa'u syafa'atu illa man adhina lahu rahmanu wa radhiya lahu qawla. Yan yung kabilang sa mga dalil na syarat na ito. Yung pagkalugod ng Allah sa magsyafa'a na siya magsyafa'a. Pangatlong syarat, Ridhahu anil mashfu'i lahu. Ang paggalugod ng Allah sa taong isyafa'ah. Dapat na ang Allah ay malulugod din sa taong isyafa'ah. At sila yung mga taong mga muwahhidin, ahlu tawhid. Pinagtibay nila, pinaninindigan nila. Sinakatuparan nila ang hak ng Allah na siyang tawhid. Hindi sila nagshirk. Kaya ang sinabi ng Allah, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. At sila hindi makapamagitan maliban sa isang kinalulugdan niya, kinalulugdan ng Allah. Surah Al-Anbiya, ayah number 28. So yung tatlong mga kondisyon na yan, dapat na napapaloob lahat sa dalawang tao na yon, sa dalawang nilalang na yon. Yung permission, paintulot ng Allah sa magsyafa'a na siya ay makasyafa'a, yung kaluguran ng Allah sa kanya na siya ay magsyafa'a, at ang pangatlo, ang pagkalugod ng Allah sa taong karapat-dapat na i-syafa'a. At nabanggit natin yung mga dalil doon. Yan yung pangatlo masala. Pang-apat, ang paghingi ng syafa'a sa mga salih, mga matutuwid na mga tao, mga awliya. Sino yung mga awliya ng Allah? Ano yung kanilang mga katangian? Ha? Tagalog na lang, ano yan? Magbigay ng isang katangian ng mga awliya. Awliya ng Allah, hindi mga awliya ng syaitin. Hmm? Naam, sinabi ng Allah sa Quran, Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Kapag nagsalita kasi tayo, dapat mayroong batayan. Hindi pwede din sa Islam yung kuro-kuro or idea. Western thought yan.
Yes, pwede kang magbigay ng idea kapag mayroong pinagkukunang basis yon, usul. Thabita na matibay mula sa kitab sunna, qiyas o ijma' o ng mga adilla mukhtalaf fiha na hindi napagkasunduan ng mga ulama na dalil din siya na ahlus sunna jama' na usul ng apat na imma. Wadih? Na'am. So sila yung mga amanu at mayroong takwa, naniwala at mayroong takwa. Kabilang yung sa kanilang mga katangian, mga awliya. Ibig sabihin, ang paghingi ng syafa'a sa mga salihin, mga matutuwid na tao, mga awliya, kahit sa mga anbiya, mga propeta at mga rusul, mga sugo ng Panginoong Allah, na silang lahat ay pumanaw na, patay na yung mga awliya na yun, yung mga salihin na yun, at yung mga anbiya na yun at mga rusul, alayhi musallam, ang paghingi ng syafa'a sa kanila ngayon ay, dito sa daigdig, ay jaiz wala haram, haram. At kabilang ito sa shirk akbar, malaking pagtatambal. Kaya nga kanina, sinabi natin na sinabi ng Allah na kullillahi syafa'atu jami'a. Ang Allah ang nagmamayari ng lahat ng mga syafa'a. Subhanallah. Ngayon ang tanong, kailan sila makapag-syafa'a, ya Amir? Doon sa Yawmul Qiyamah. Dahil ang syafa'ang pang makamundo, dapat buhay yung tao. At walang napapaloob doon na injustice or zulm. At walang nabanggang batas sa Islam. So kabilang sa nabanggang batas doon ng Islam, yung paghingi sa taong hindi kaya magbigay. Sa halala. Yung mga patay na hindi makaya makapagbigay kahit na tinapay. Kasi kung kaya, kung mayroon isang power, kapangyarihan, bakit nila hindi binuhay yung kanilang mga sarili? Di ba, Umar? Hindi nila kayang buhayin yung kanilang sarili kung mayroon silang power. Subhanallah. Kaya mali yung ginagawa ng ating mga ninuno at mga ilang mga kapatid na hanggang sa ngayon, hadahumullah, gabayan sila ng Allah, humihingi sa mga awliya. A'udhu billah. Awliya na hindi naman dapat hingan. Na. So syirk akbar yan, haram at nagpapamurtad, nagpapalabas sa Islam. Yung paghingi ng syafa'a sa mga patay na. Kahit pa sila'y mga salihin, kahit sila'y mga syuhada, mga syahid, na martir sa jihad, sa sabilillah, landas ng Allah, upang dipinsa ng Islam, upang mangibabaw ang la ilaha illallah. Kahit na sila'y mga siddiqin, kahit na sila'y mga sahabah, kahit na sila'y mga anbiya at rusul, propeta at mga sugo alayhi musallam. Kapag sila'y pumanaw na, pinagbabawal sa atin ang Islam, sa ating mga buhay, na humingi sa kanila dito sa daigdig ng syafa'a. Wadih. At doon lamang pwedeng ihingi ang syafa'a sa kanila. Now, at nabanggit natin yung tatlong mga syurot or condition sa syafa'a na iyon. Merong ilan, kapag papunta sa Madina, tatayo sa harapan ng makbara o libingan ng propeta sallallahu alaihi wasallam at magsasabing, ya Rasulullah, ipaabot mo sa Allah itong aking dua, kahilingan. Kaya yung mga pulis, tinatabo yung mga taong yan. Kaya yung mga video na lumilito ngayon na sila ay pinipilit nilang nag-celebrate daw ang Haramain, lalo na ang masjid ng Nabi sallallahu alaihi wasallam at al-Masjid al-Haram, ng maulidun ng pagdiriwang ng birthday ng Nabi sallallahu alaihi wasallam o maulidun Nabi, hindi yan totoo kasi nungalingan yan. Yan ay panlilin lang. Sapagkat, kung mayroon mang magtatangkang magdiwang ng bid'a na yan, ng haram na yan, hindi mga taga doon. At kung mapapansin mo sa video yung mga nasasalawat, kung totoo man yon, ay mga mabibilang lamang yon at tinatabol sila ng mga pulis. Dahil kung malalaman sila ng gobyerno ng Saudi Arabia na Islam, Quran at Sunnah, yung dustur na nakalagay yan sa Article 1 ng batas sa Saudi Arabia na dapat ang magiging batas ng Saudi Arabia na pag-aralan namin sa kanun, laws, ay Quran at Sunnah. Maaring iban sila hindi na sila makabalik sa Saudi Arabia. Gaya sa nangyari sa ilang mga tao na lantarang nilalabag nila yung batas ng Islam doon. Alhamdulillah, doon tayo maniwala sa mga nakatira doon. At lalo na lang yung mga nag-aaral doon. Na nag-live si yung isa sa mga estudyante doon sa Madina, si Sheikh Abu Sudaisi Dimal na ba yun?
Jamiah Islamiah. Although ikang marano yon, pero yung punto doon, pinatotohanan ni Sheikh, pangalagaan sa ng Allah na hindi totoo nagdiwang ang mga Madina, yung Masjid Nabawi at mga tao doon ng Maulidun Nabi. At pinagpipilitan ni Mahdi Batua at na yung kapatid niya na nagdiwang daw. Na yung Australia na kanyang ginawang dalil, pabor man yun sa Maulidun Nabi. So maghanap yun siya ng paraan para mailusot yung bid'a na yun. A'udhu Billah. Through editing, through panili lang, through pagsisinungaling. A'udhu Billah min dhalika. Kaya nga, mayroong kasabihan ng mga Arabo, Ahlu Makkah, Adra bi Shi'abiha. Sino ba yung mga nakakaalam sa pangyayari sa isang lugar? Yung mga taga doon. Bakit yung mga taga dito sa Pilipinas ay alam pa nila yung mangyayari doon? At sinasabi nila na mga ulama ay tahimik. Bakit? Taga doon ba sila? At yung mga nagsasabing tahimik, nakasalamuhat, na-meet na ba nila yung mga aima, mga ulama kibar na yan? Yung iba nga hindi pa nila na-meet. Subhanallah. Tapos kung makapagsalita, talo pa yung mga CCTV. Kaya nga sinabi ni Sheikh Dr. Saleh Al-Usaymi, natanong siya ng isa sa mga mapangahas na nagtanong doon sa Madina, year 2018, January yun. Kabilang sa mga tanong na sensitibo, bakit ang mga ulama ng Saudi Arabia ay tahimik lang, walang ginagawa sa mga kabuktutan at mga haram na nangyari, kagaya ng concert, mga sinema at mga ganito at ganyan. Sinabi ni Sheikh Al-Usaymi, galit siya. Sabi niya, bakit? Hal ta'alamul ghaib? Alam mo ba ang ghaib? Alam mo ba ang bawat galaw ng mga ulama? Sinusundan mo ba lahat ng mga galaw nila? Nakadalo ka ba sa mga meeting ng mga ulama at ng king at ng mga prinsipe? Na dalawang beses ka mag-meeting? Yung Hay'atul Kibarul Ulama? At yung mga prince na yan? Ang trabaho naman ay magpaabot. At ang trabaho naman ninyo hindi makisaw-saw sa mga trabaho ng mga ulama. Yung sinabi ni Sheikh Al-Usaymi, galit na galit siya doon. Kasi yung iba kasi, salita ng salita na sinasabi nila na ganito at ganyan, sila pala yung masamang ugali. Lantaran, a'udhu billahi min dhalika. Tapos, pinagbibintangan nila yung mga salafiya, yung mga salafiyin, na masasamang ugali. Tingnan nyo muna yung mga sarili. Ya ayuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan, inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Yung paghingi ng shufa'a sa mga nilikha na patay na, gaano lang kataas yung atas nila ang posisyon ay haram. At hindi lang haram niya na siya. Bagus ito ang shirk akbar at nagpapalabas sa Islam, nagpapamurta niya.